Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, naririnig yung boya, parang yung lagatak, parang holen. Sabi po ni sir, yung may-ari nito, simula daw nung pinatap overhaul, nagkaroon na ng problema. Tinanong ko sa kanya kung pinamasin shop niya yung ano, yung cam follower, hindi naman daw. Kasi overheat lang daw. Ngayon, simula daw nung sinalpak, nagkaganyan na. Tapos sabi daw yung mekaniko, normal lang daw yan dahil sa katagal na hindi raw ina-adjust, hindi katulad yung L300. Pero alam nyo mga guys, sa mga ganitong ingay, meron pong ano po dito. Meron tayong titignan po dyan. Tanggalin natin yung ingay na yan. Paangat natin yung cylinder head cover. Tapos tignan natin yung timing. Okay. Tapos meron din sa sabay dito. Ito, ball joint. Tanggal na. Yung ball joint po, malakas ang kalantog. Itong ano po, driver side bushing. Yung passenger side po, okay pa naman. Yeah, dito muna tayo, dalawang ball joint, isang suspension bushing. Okay? Guys, natanggalan natin yung ano. Tanggalan natin yung high tension wire. Iangat natin to para ma-check natin yung sinasabi kung ano po dito. Sige, iangat mo sir, tanggalin mo itong bushing. Ito to. Ako na lang. Sensya na kayo ha. Okay. Oh. Ikot ko. Pwede mamaya. Tapos, angat natin itong ano. Bulb cover, angat mo sir. Diba, parang ginamitan ng ano ha. Ginamitan nila ng maitiba na. Ayun. Talagang ito sir, ito yung sinasabi ko rito, bakbak tayo ng timing belt dito kung anong ginawa ng mekaniko. Ngayon sir, ikutin mo yung ano, yung crankshaft pulley at check ko itong ano, ginawa nila rito. Sige, ilawan natin. Sige. 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 Up. Balik mo konti. Oh, check natin ah. Ayan, nakita na natin mga guys. Tanggalin mo itong cover. Timing ano, mag-timing tayo rito. Mga guys, na kalasan natin yung ano, yung timing cover. Kasi po, ang problema po nito, ito po yun, hindi nila na-timing. Kaya nga sabi ni sir, yan lang pala problema. Tanong natin kay kung sir, kay sir kung kailan niya pinagawa ito, kasi sabi niya bagong gawa po ito. Ayan si sir, oh. Hello guys. So, pinagawa ko to dahil nag-overheat. At ayun nga, naayos naman. Kaso nung bumalik, meron ng tikitikitik na, tutulog na. Opo. So, kaya nag-decide ulit ako dahil ilang buwan na eh, almost 5 months na ipatingin. So kaya ito, nakita ko pala ang diferensya niya. So napakalayo, may isang inch na distansa sa ngipin. Kaya, thank you Reyes, salamat. Thank you sir. Yan, yun po nga po, ito pinatap overhaul na sa ibang mekaniko kasi hindi nakarating sa atin. Sabi niya, Jess, simula nung pina-overhaul ko, nagkaganyan yan. Sabi ko, may problema dyan sir, buksan natin yung ano mo, yung bulb cover. Ingat natin yan. I-check natin yung timing. Tamang-tama po mga guys. Hindi ako sumablay. Ano po? Alam niyo po.
po yung ano po niyan, yung tuldok na yan. Dapat po niyan, katabag dito. Anong nangyari po, dito sa kabila? Ayan po. Ayan po, di ba po, may tuldok na yan. Dapat po yan, andito siya. Kasi po mga guys, ito po kasi, merong ano po rito, dalawa yung ano niya po. Dalawa po yung gear. Ngayon po ito, dapat po, pipihitin ito. Para may tabat. Makita nyo po yan mamaya mga guys. Para bumalik sa dating andar niya, yung tahimik, punta natin yung sasakyan ng ating binata. Dapat ganito po siya. O, umaandar o. Wala yung ingay. Di ba po? Parang yung may holen, katak-tak-tak-tak, bumaganon. Yan. Gawin natin na ganito mga guys. Ang naririnig nyo lang po dito, yan, nag-automatic yung pan. Yung pan nyo lang po yan. Pero yung ano ba, yung makina po, stable, walang ingay. Kaya, ganito rin gagawin natin dito sa sasakyan ni Sir. Okay mga guys, mamaya sabi ko nga po, pakalas natin lahat itong mga tornilyo na to. Kalasin natin po yan, tatiming tayo. Antayin natin na tanggalin natin ito lahat to. Mga adjust na yan, yung camshaft cap. Check nga natin, baka naman nagkamali. Paminsan may mga nagkakamali yan eh, may numero yan eh. Ito 5, 4, 3. Tama naman. Yan mga guys, ang ano lang sana dito, ipapagawa ni sir itong ano niya, itong under, ito, under chassis. Kaya lang nabanggit niya, bakit umiingay yung makina niya? Kaya sabi ko ba, ulitin natin, merong sablay yung mekaniko rito. I-check natin. Kaya yan, tama-tama yung nakita ni sir. Sabi niya, yun na nga lang daw eh. Malaki yung diferensya kasi po yung sangipin po niyan. Nawawala sa timing, nagkakaroon po ng ano, ng ingay yung makina. Yan, pakalas natin ito. Tanggalin natin itong 14 na to, timing belt. Yangat natin ulit ito. I-retiming natin yan. Banata na natin ito. Lagyan natin ng 20, ano ito eh, 26. Ngayon, katalang gagamitin natin. Luwagan natin yung 14. Hawakan mo ito, sir. Dito ka. Yan. Luwagan natin mga guys yung 14. O, dito ka na lang. Umikot ka sa likod, ano? O, yun lang ha. Kasi mga guys, ang ano, no, luwagan natin ito. Ito. Yung 14. 14 rin po ito. Kasi po, pabaguhin natin yung timing. Sabi ko nga po, yung mekaniko nito, ano eh. Hindi niya siguro, hindi pa siya nag-experience ng ganitong trabaho, kaya, kasi kung alam niya po yan, hindi po nagkaganyan, di ba? Lonely. Ganun lang mga guys. Ano dito? Lahat nito tanggalin natin para mayangat natin itong camshaft kasi tatiming natin yan, tatapat natin dito. Sige sir. Ayan mga guys, luwagan natin lahat yan para itiming ko natin to. Dito sila sumablay eh. Ano yung ano ya? Mamaya po kung may timing po natin o, under na tayo. Ganun lang po yun. Yan si sir. Dito ang kagandahan kasi ng talyero po. Napapanood po yung ano, yung ginagawa. Tulad ni sir yan, ano, nanonood. Ano to sir? Ano po? Galing Binangonan. Ginawa ng iba. Kaya sabi ko, dapat ang trabaho ko.
Yes, auto back job. Kasi lahat ng trabaho ng iba, back job. Eh katulad yung ginawa ko nakaraan, galing Sampaloc, nakatatlong baba ng transmission, nakita niya yung YouTube channel, pumunta rito. Na, dapat ang pangalan ng shop natin mga guys, just, hindi just auto repair shop, just auto back job. Kasi po, lahat ng trabaho po, binabalikan natin. Ayan mga guys, natanggalan natin yung ano, yung tornilyo. Iyangat na natin yung tanggalin na ito. Ano. Kaya nga, nay, ulitin natin mga guys, ano, dapat ang pangalan yung shop natin, just auto back job. Kaya lahat ng mga auto, hindi naman lahat wala karamihan, ginagawa natin back job. Ayan. Ito mga guys, ulitin natin ito. Ayan. Ito ang ano mga guys, hindi nila napansin. Itong butas na yan, dapat po, nakapantay dyan. Ano malayo oh. Dito po siya oh. Ayan po, pihitin natin ito. May pihitan dito. Ito po yon. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Kita nyo po yan. Ito po, dapat po yan, makalangan natin ng tornilyo. Okay. O, oh, diba mga guys, napakasimple lang yon. Inalap lang natin yung ano. Okay, yan na. Hanap ka ng ano sir, ng gis. Kailangan natin ito ng gis kasi ito pihitin natin yan. Ay, diba ano? Hirap ano, kaya na, yan. Yung mas mahaba bossing. Meron ako tinanggal doon. Ayan mga guys, pihitin na natin ha. Yan lang sikreto nyan, ito lang. O, pipihitin lang natin to. Kasi kung mga guys, kung nagkalos mo kayo ng camshaft ng ano, ng or AF, or kailangan yun agad ng ano nito, ng gis. Dito po yun o. O. May gis po dito. O, diba? O, ngayon, nakano na po nyan. Nakatapat na po ito. Yung butas na yan, nakatapat na dito. Dito. Salpak na natin. Halika. So boss, ito mga guys, meron pong timing dyan para dito. Tapat din natin. Ayan. May ano dito, may dalawang butas dito. Ayan, lagay mo na ano, yung mga takip na tinanggal natin. Ganun lang mga guys. Meron din dalawang depth dito. Lawan natin. Kasi madilim eh. Ayan. Dapat po. Yung dot na yan sa kadat. Kapat. Tapos ito po. Dito sa likod. Kapat na rin siya. Diba? Napakasimple lang po. Ayan. Mamaya po. Pakinggan nyo na lang po yung andar. Guys. Napalinis na natin yung mga ano. You know. Yung. Ayan. Nakita nyo po yan. Nasa tapat na. Ito. Sa kato. Tapos. Yung nasa likod, tapat na rin. Oh. Yan lang po, ang sikreto po ng ano, ng mga mekanikong matagal na. Sabi nga po, dun sa gumawa nito, kung mapanood mo itong YouTube ko, ilagay mo na sa ano mo, church experience na lang. Okay, mamaya po, sabi ko nga po, pakinggan na lang natin itong andar mamaya. Kaysa dun, i-compare natin dun sa kaninang ano, kaninang umasok yung parang may hole-in dahil po dito gear na yan. Okay mga guys, nakasalpak na, magpanda na tayo. Yes sir, start na. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa lagutok na yan. Anong sa inyo, wala na yung ano na, wala na yung tok tok tok.
Yan si sir, oh. Anong masasabi mo, sir? Wala ni maingay. Yan. Thank you. Nakangiti na si sir, oh. Tignan nyo mga guys, ang laging ano po niyan. Sabi kasi daw yung may-ari, ay yung ano, yung mekaniko po, wala daw po yung ina-adjust, kaya ganun daw po niyan dahil luma na. Pero sabi ko, mali yung sir, meron mali, meron pong ano po diyan, meron pong hindi tamang timing, kaya buksan natin, oh, di ba? Nahulaan natin. Kasi sir nga, nakangiti na siya, oh. Okay na. Satisfied na. Yan, ganun lang po mga guys. Sabi ko nga po, itong video ko, wag kayong maasar. Para sa mga rookie mekaniko at para sa mga matatandang mekaniko na hindi pa marunong. Kasi po, sabi ko po, tatlong dekada na itong makina na ito, pero hindi pa nila nakuha yung timing. Pwede natin sabihin ano po niyan, yung mekaniko po nito, rookie. Ay sir, rookie. Kasi nung 1990s po, nakakaano na po tayo nito, kung saan po, gamay na po natin to. Kaya hanggang dito na lang po tayo mga guys. Sana po, huwag kayong maasar. Marami pa tayong palabasin na nyo, marami pa tayong mga preview dito sa mga kahit anong makina po. Abangan nyo po, panoorin nyo yung YouTube channel ko, Jess Automotive. Marami kayong makukuha ng kalulukuhan dito. Hanggang dito na lang po tayo mga guys. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.